Hello, what is up mga moms or sir mom? Ako po si Ralph C. Fries, ang visual artist from Manila. And today we are going to customize the Optimus Prime na oversized from the Transformers movie, yung Bumblebee movie niya. Sobrang solid ng figure na to, 1,450 only. Kung gusto niyo bumili, pumunta lang kayo sa page ni Laro Anan. Meron siya mga action figures na ganito. Sobrang solid talaga. Sobrang laki. Actually, meron akong review nito sa aking channel. Yun yung latest na video ko. You can watch the unboxing and review. Also, meron din ako mga size comparisons. 12 inches tall. Sobrang angas. At saka nagtatransform pa to. So, yun, itatry natin siya i-customize today. Okay? Okay, first step, gamit tayo ng ng black na paint from Armored Komodo. Water-based primer siya. Ang gagawin natin, mag-apply tayo ng black wash all over the figure para magkaroon siya ng darker tone. Para after ng dark wash, talagyan natin siya ng silver dry brushing. Gamit ang paint na to, Vallejo acrylic metal color, airbrush color, gunmetal gray. And also, i-repair natin to kasi walang paint yung right side ng ng waist. Ito. So, lalagyan natin siya ng black primer tapos ng gold na trim. Okay, sa pag-apply ng wash, gamit ko yung pinakamalaking flat brush na nakita ko sa storage, para mas pag mas malaking brush, ibig sabihin mas malaking area yung mga cover ng paint brush. So mas mabilis yung process natin sa pag-apply ng wash. Tapos kailangan niyo ng wipes or ng rag or ng tissue para pag napasobra yung wash natin, pwede natin siya i-wipe off. Okay, maglagay na tayo ng paint dito sa ating palette. Okay, itong gamit ko, PH 179 Black from Armored Komodo water-based primer. Tapos soak nyo lang yung brush dito sa water, and then kuha kayo ng ang small amount, and then mix nyo. Make sure na may load yung brush nyo ng pigment, na black pigment. Tapos testingin nyo muna sa paper kung okay yung consistency. Usually, ang consistency na hinahanap natin, hindi masyadong malapot. Parang mas malabnow siya. Para talagang malalagyan natin, magsisip in yung wash dito sa mga sa mga crevices or sa mga malalalim na parts. So, try natin. Okay. Okay, noong pinahit ko yung paint, medyo walang traction. So, gagamit tayo nito, flat clear number 191. Para mas magkaroon ng traction yung paint dito sa action figure. Okay? Shake well yung bottle or yung spray can. Tapos, spray natin directly dito sa action figure natin. Okay, resume tayo. Nasprayan ko na siya ng flat na clear from Bosni. Nawala na yung gloss niya. Meron na siyang tooth. I think kakapit na yung dito, yung wash na gagawin natin. Okay? Tara, try na natin. Kuha tayo ng paint. The water. Tapos, tubig ulit. Kunin natin yung consistency na gusto natin. Nagpo-flow yung paint. Di siya sobrang di siya sobrang thick. So, yan, try natin dito. Ayun, at least meron na. Meron ng tooth. Makapit na siya. So, yung gagawin natin yan sa buong figure. Yan, ganyan. Tapos, kung sobra, pwede nyo punasan. Teka. Kuha kayo ng wipes or ng rag. Tapos, i-dab nyo lang. Punasan nyo lang siya. Yan. Tapos lahat ng lahat ng maiiwan dun sa recessed areas or dun sa pinakamalalim na areas, iiwanan nyo lang. Yun yung paint na hindi nyo na talaga matatanggal. Kasi yun yung effect ng wash . Lahat ng receding areas, yun yung magkakaroon ng black. Alright, tapos na natin siya lagyan ng wash na black primer. So ito yung tsura niya. Mas nag-darken na siya, wipe off na natin yung may ibang paint dito sa mga armor parts. So, ang next na gagawin natin ay, hindi, actually, ito pa pala, hindi ko na-wash, teka. So, yan, mas nag-darken na yung tone or mas nag-darken na yung hue or yung value ng ating action figure. So, ready na to for the dry brushing technique. But first, i-repair muna natin itong part na to since wala siyang gold or yellow color dito sa kanyang crotch area. Right, gamit tayo ng black na primer din. Paint lang natin. Gumagamit ako ng ng smaller na brush. So, since meron siyang flat na clear, mas kumakapit na yung paint natin. Kanina kasi
nag-gloss over lang yung paint eh, kasi may factory finish yung laruan na top coat. So kailangan nating mamattify yun para kumapit yung pintura natin, kasi kung hindi mag-gloss over lang yung paint and then mas mahirapan mag-adhere yung mga pintura na i-apply natin, like washes, dry brushing, yan. Okay, next, ito yung gagamitin natin for the dry brushing. Vallejo acrylic metal color na gunmetal gray. So load lang natin yung brush. Ang gamit ko dito parang round brush siya, pero flat yung tip. Tapos tanggalin natin most of the paint dito sa ating paper. And punasan natin to for better traction, kasi baka dumudulas yung paint brush eh. Tapos kung natanggal na yung moisture dun sa brush, tapos meron pa rin siyang pigment, pwede na kayo mag dry brush. Dito mas masarap mag dry brush dito kasi makikita lahat ng silver parts. Ayan. Para siyang nagiging die cast. Ayan, pwede kayo mag yung motion ng brush, pwedeng round, pwedeng from top, and pwede rin from bottom. Ang concept nito, yung lahat ng matatamaan ng silver or ng gunmetal gray, yun yung mga nakaangat na parts. So mas naging siya, metal na ulit, mas naging die cast. Alright, tapos na tayo mag-silver dry brushing sa buong figure. So, here's the chest, the ab area, crotch, legs, and feet, pati yung sa tires. Okay, yung rims niya, naka-dry brush na din sa likod. Pati itong front na grills, naka-dry brush na rin yan. Ang i-apply na naman, pati yung sa head. Ayan, pati yung head niya. Ang next na-apply naman natin ito, leather brown naman, na from Hero Paints, para siyang rust effect. Tapos gamit tayo nito ng sponge para i-dab natin doon sa surface para magkaroon siya ng rust effect. Right? Kuha lang tayo ng soak lang natin onti yung sponge ng paint and then dab lang natin. Yan, kakaroon siya ng mga rust na effects. Okay, nagawa na natin yung rust effects sa buong figure and sa gun. Sa gun niya, ito. Yung blaster. Nice. Alright, ang next step na gagawin natin, magde-detail tayo using a Vallejo acrylic metal color, airbrush color na 77.725 gold. Alright, try natin mag-detail work using a round brush na medyo mas fine. And try natin dito. Okay. So, mamimili lang tayo ng mga areas kung saan natin siya pwedeng ilagay. Ito, yung mga gold na... So, pwede... Actually, na-apply ko sa mga bolts, sa mga wires, mga screws. Ayan. Pipili na lang ako ng mga areas, tapos pakita ko sa inyo yung end process. End result pala. Alright, tapos na tayo sa detailing ng gold. Ito na yung kanyang blaster or yung gun. Ayan. Grabe. Sobrang tonto ako dito sa Optimus Prime natin. Actually, last na siguro yung sa ice. Lagyan lang natin ng white na paint. Pero for now, I think this will do. Na-customize na natin, na-detail work na natin. Ayan. Sa kanyang ab section, dito sa chest, sa head, yan, dito sa mufflers or sa exhaust, yan, sa legs, have the rims, na custom na din, spinning, walang nabago sa articulation, ganun pa rin, parehong-pareho lang, okay, yan, dito sa harap, okay, pati sa loob dito, hindi ko lang matransform eh, basic lang daw yung transformation, pero hindi ko siya matransform, yan, sa harap, yan. May rust effect na rin to. Okay. So, ayan. Sa likod din. Okay na siya. Tapos, ang gagawin na lang natin dito na last ay, the top coat na lang natin to.
using Bosni Flat Clear. Okay, last, gumamit ako ng Hero Water Base Primer na white para sa kanyang eyes. Ito naman, para mas maging alive siya, okay? Medyo hindi siya, ano, hindi siya super opaque niya. Nilagyan ko ng tubig. Ayan, sa gitna lang, kasi meron naman siyang blue eh. Para may glow effect din. Alright, Optimus Prime is now done. Okay na yung eyes niya, white na siya. Medyo may white pero hindi siya ultra white. Hindi siya super white. Para meron pa rin konting-konting blue na tumatagos dun sa likod. So, dinilidot ko lang konti ng white para kunwari nag-glow yung kanyang eyes. Okay? Tapos, pahawak na natin yung blaster niya dito sa kanyang kamay. Okay. So, that's it. Makagawa tayo ng full custom Optimus Prime in just 2 hours or 3 hours. I think 3 hours. Okay? So, yun. From unboxing and review and customization, full custom in just 3 hours time. Okay? So, yun. Ang gagawin na lang natin dito is spray na lang natin to ng matte top coat bukas. Okay? Hayaan lang natin matuyo yung paint tonight. And then, bukas, top coat na agad. Okay? So, yun. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.